Paborito nyo ba pagkain ng paa ng manok? Ito, subukan nyo. Ang Chicken Feet Dim Sum. Meron ako dito paa ng manok and mga 1 kilo to. So ipaprepare ko siya ng batch by batch. Dapat pag overload, sakto lang. Para maiwasan din natin magdikit-dikit ang paa ng manok while frying. Nakakatulong ang pag-fry para maging intact pa rin yung skin ng chicken feet. Iwasin na rin na natin siya sa pressure cooker. Gumamit pala dito ng cover strainer para hindi masyadong matransit ang cooking oil. Okay, another batch ulit ng paa ng manok. Okay, this is the last batch, the fourth batch. So proceed na tayo sa next step. Gagamit tayo dito ng palanggana o basin para sa ating ice cold water. So ibabad lang natin itong paa ng manok for 1 hour o mas maganda kung overnight. It will help para expand ang skin ng chicken feet. Next step, gagamit tayo ng pressure cooker. Gagamit din tayo dito ng mga 6 cups of water. After 1 hour, ilagay na natin ang paa ng manok sa pressure cooker. And then, maglalagay na ako ng star anise. Bali 3 piraso lang. Naglagay ko dito ng 4 tablespoon. Any brand of soy sauce. Naglagay ako dito ng sesame oil ng 2 teaspoon. Next, cooking wine, mga 6 tablespoon. Three tablespoon of oyster sauce. Gagamit tayo dito ng salted jelly beans, mga 1 tablespoon. Tansyahin lang po natin, pwede naman tayo magdagdag later on. Naglagay ako dito ng sibot para ma-enhance pa yung lasa ng chicken feet natin o dim sum. But, optional naman yun. 2 tablespoon brown sugar. And next, 1 chicken cube. Close na natin ng pressure cooker. Balikan natin after 45 minutes. After 45 minutes, balikan natin. I-turn off lang natin yung stove. And then, i-release natin yung pressure. Ang kagandahan pala nitong pressure cooker na to, hindi mo siya ma-open once na may pressure pa sa loob. Make sure totally nakarelease na ang pressure bago lang natin siya may open. Para maging spicy, maglalagay ako dito ng ground black pepper. Mga 1 teaspoon, okay na. Anyway, once na open na ang cover ng pressure cooker, pwede natin ulit buksan ng stove. Naglagay din ako dito ng 1 tablespoon butter para lumamab nating sauce. Maglalagay ako dito ng cassava flour and water mixture. Mali 2 tablespoon ng cassava flour ang nagamit ko dito. Once na lumapot na, pwede na po natin itong i-serve.
Pero mas masarap to kung may kasama ang chili garlic oil. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo for upcoming videos. Thank you! Anyway guys, if you have any idea or recipe paano lutuin ang paa ng manok, pa-comment naman ako para matry ko yung recipe ninyo. Paano? Kaya na tayo. Yari na naman ang diet nito.